When I first to my girlfriend na I'm dahilan siya dahilan kung bakit inspired ako ngayon to Rabia. Wow! Tumasang kilay ni Rabia. Okay, so ano na, yung tanong ko kanina, ano ang prioritize mo ngayon? Sa status mo, ang ganda ng career mo. So ano na ngayon ang mas importante sa'yo? Ano ang ipaprioritize mo? Career or love life? Both po siguro kay Gorgie. Both. Kasi before dumating si Rab, lahat ng ginagawa ko, career eh. 9 years ako dito sa GMA. So lahat yon ginawa ko para mag-workshop and then makuha lahat na experience from veteran actors sa lahat na nakakasama ko. Sa singing, ginawa ko naman lahat. And then ngayon, nung dumating siya, hindi ko maalis talaga na she's a blessing talaga to me. Kung ano yung ginagawa ko dati, na inspired na ako, mas na-inspired pa ako ngayon. And ang sarap sa pakiramdam na may someone na nandyan na nag-aalaga sa'yo and nag-advise sa'yo and then naniniwala sa'yo and pinupush ka pa lalo para gawin yung best mo sa lahat ng ginagawa mo. So do you see to it na hindi magkaroon ng conflict? Paano mo yan ayusin na hindi magkaroon ng conflict ang love life ninyo since nasa showbiz din naman siya para sa iyong career? You know, it's hard talaga, no, kay Gorgie, no, na pagpareho kayo nasa showbiz. Mm-hmm. Pero I think more on ano talaga, communication and understanding. Yan lang yung dapat namin gawin. Magtulungan kami sa isa't isa and intindi namin isa't isa kung ano mang mga problema. Ganun, ayusin namin. And sa tingin ko, kaya naman, kaya. So let's think positive na lang na maging okay, di ba? O hindi mo man lang doon na share ang award kay Kuya, ano, kay Kuya Jobar. Yes, of grabe course. Support sa iyo. Of course, Tito Jobar, o, na palagi nandyan sa akin and marami rin talaga na itulong sa akin. Thank you. Yes. Sa lahat. Sige, good luck ha. At saka let's hope na okay lang, smooth, okay yung ano ng career at masaya din ang love life. Kasi minsan mahirap talaga, Jeric, ewan ko if you'll agree with me, mahirap talaga pagsabayin ang love life at career. Mahirap po pero masarap. Masarap. Yes, sige, yes. Kaya ano, okay, mamaya na lang. Bago po pasasagutin si Rabia, si ano muna, si Lexi Gonzales. At mukhang bongga ganun ang love life ni Lexi. So Lexi, ano naman ang sayo, ano ang take mo, career or love life? Una po ang career. Career lagi. Trabaho muna. If anything happens, unahin ko po ang trabaho. More than anything else. Kasi ang trabaho ko hindi lang siya para sa akin, but also for my family and for my future. So, if I want to spend the rest of my life with the person I love, I want to secure my future also. Oh, so, pwede may santabi yung love life. Naintindihan naman yun ni Kiel. Kayo pa ba ni Kiel? Okay na ba? Kayo pa rin? Hindi pa po. Pero ngayon, siya po yung nagsisilbing motivation ko and inspiration ko to do well and work. So, nagkakaintindihan naman kayo. And you see, tiwit na pag-usapan nyo ba na hindi magkaroon ng conflict sa inyong... Yes, ano. Ako naman po, I'd like to believe na I'm really understanding. And siya rin po, and we know naman yung field ng trabaho namin na it's really not easy. Kaya as much as possible, we try to help each other to make it easy for each other. Hindi nagkakaroon ng ano, Lexi, ng selosan sa trabaho, lalo na kung may magka-partner ka, hindi pa paano nyo na-handle yun? Wala naman po. Tsaka ngayon, hindi rin naman po namin na tinatay down yung isa't isa. Kumbaga, may freedom naman po kami. And, trabaho lang naman po eh. Kaya, may tiwala din naman po kami sa isa't isa. Ah, okay. Sige. Good luck, ha? Thank Gano po. Na kayo katagal ni Gil? Gano na? Hindi pa po kami. Pero, we've been going out for ilang months na rin po. 4 months, maybe. Oy, hindi ako kayo na ho. Dinideny mo. Hindi. Dating. So ano, MU. Apo, dating. Apo. Ganon. Hindi, ganon na rin yun. Ganon na rin yun. O sige.
thank you, Lexi. Thank you po. Oh, okay. Finally, ang ating pang Miss Universe na answer from Rabia. Rabia, hello. Naka-mute si Rabia. Sorry. Siguro. Ayan. Rabia, kumusta ka na? Kumusta ka na, Dai? Maayo, Ged. Mabuti. At pinipilit lumaban sa buhay. Oo. So, yun na nga. So, anong take mo? Lalo na ngayon, ang ganda. Okay yung, well, surprisingly talagang tuloy-tuloy, di ba? Ang nakakatuwa, yes, Agima, tapos, at yun naman talaga isa sa mga 40 mo, hosting, di ba? Yes. Ang hosting. So, nakakatuwa na may show ka na ikaw ang mag-host. So, hindi natin maiwasan, Rabia, magkakaroon ng conflict. Diba? Huwag naman sana, pero mabuti na maghahandaan. So, ikaw, ano ang mas prioritize pa rin sa'yo hanggang ngayon? Love life or career? Nako po, I will be honest talaga. Pag nagmahal talaga ako, all out. And, ang daming kong sinacrifice din for this one. Ilang beses na din ako napagalitan ng management ko dahil matigas daw yung ulo ko. Pero, pag nagmahal po talaga ako, totoo. And I can sacrifice few things kung yun yung makakapabuti sa akin at kay Jeric. So, mahalaga sa akin yung trabaho, pero mahalaga din po sa akin si Jeric. Oo, nasa pag-handle naman yan. Nasa pag-handle naman yan. At mukha naman talagang in love ka. Kasi I remember, Rabia. Mukhang in love kayong dalawa. I remember, Rabia, sa mga past press cons, I think that was in Agimat, na sinabi mo, prioritize mo talaga career. Pero ngayon, mukhang nag-iiba na yung pananaw mo. Because nandyan si Jeric dumating sa buhay mo. Maraming, kaya tuloy sinusubaybayan yung relasyon ninyo, di ba? Pati yung mga ibang mga pinupost mo sa Instagram, nabibigyan ng ibang ibig sabihin. So, wala namang kinalaman yon. Yung huli mong cryptic message, walang kinalaman yon kay Jerry. Wala naman po. It's life as a whole. Na there are things that I do regret na ginawa ko sa sarili ko and I tolerated that. But it has nothing to do with Jeric because kami po ni Jeric, lumalaban po talaga kami sa buhay. And aminado naman po namin, we're not perfect. And alam ko, when we were starting, ang daming nagsasabi na sa akin talaga, na if you want to have a blooming career in showbiz, huwag kang mag-boyfriend, huwag kang pumili ng artista. Pero I didn't listen to them and I chose to love at its fullest. Pero kaya ang laking challenge sa iyo yan ngayon, 'di ba? Na ito parang yung mga pinababawal sa iyo, ito ginagawa mo. And you want to prove it to them na mali sila, tama ba? Hindi naman, it's just I just want to be the author of my story. Kasi there were moments in my life then na akala ko pag nakinig ako sa iba, yun yung makakapabuti sa akin. And then I would have regrets na sana I did what I want. Na sana sinunod ko kung ano yung voice inside my head. And this time siguro mas naging matapang ako na ipaglaban kung ano yung mga importante po sa akin. We're very happy for you. Pero yun na nga, based dun sa message mo na yun sa Instagram, so have you forgiven yourself? Sabi mo, you owe yourself an apology. Have you forgiven yourself? It's not easy din naman po talaga. I mean, the hardest part nga actually is to forgive yourself because there's always gonna be a lot of regrets in your head eh. Na what if ganito, what if ganyan. But at the end of the day, you need to really let go of the past and see that tomorrow is another day for you to become better, to love yourself even better. Kaya siguro yun po yung ginagawa ko ngayon na I can't give something that I don't have. So I need to love myself first so that I can love the people around me.
Bongga. Bongga talaga. I'm happy for you. Oy, okay lang. Last na lang to. Magkasama kayo ngayon ni Jeric, no? Magkasama po. Ha? Nasa kwarto ko po siya, nasa sala. Ah, okay. Oo, kasi parang may nag-ayos ang audio mo. Eh. So magkasama kayo ngayon. Apo, apo. Okay, good luck ha. And hopefully, we're looking forward to sa maganda yung show mo ninyo ni Pokwang and ka Kuya Kim. Thank you so much. Salamat, salamat. And good luck sa mga Sparkle. Bye. Good luck. Good luck. Bye-bye. Thank you. Thank you po, Sir Gorgy. Tawagin naman po natin next si Miss Rose Garcia. Hi, Miss Rose. Hello, good afternoon. Good morning. Siguro congratulations muna sa inyong lahat for signing up for Sparkle. So, since ang dami naman ang tanong sa lahat, siguro magtanong na lang ako kay Jeric. Una, Jeric, congratulations sa awards, sa 2 awards. Pero bago ko pumunta doon, gusto ko muna hingan yung reaction mo dito sa mga naging sagot ni Rabia kay Gorgy, no? Kasi kumbaga, naging very vocal siya na sa buhay niya ngayon, kumbaga parang pantay in a way yung kanyang priority, career and love life. And very obvious din na yung ano talaga eh, parang talagang in love siya talaga sa'yo, as in ramdam na ramdam yon. So number one, how do you in a way reciprocate this, yung ganitong klase ng love na binibigay ni Rabia sa'yo? And second, kasi syempre parang sa nakikita ko sa'yo ngayon, parang andito ka sa peak ng career mo, nagsisimula ka ngayon na bumango yung pangalan mo, mas mapansin ka pa, mabigyan pa ng maraming opportunity. Somehow ba, Jerry, let's be honest, wala yung pressure na you have to build this career and you have this parang very passionate relationship? Thank you, Ate Rosa. Wala pong pressure sa akin because ang nakikita ko ngayon, sa lahat ng dumarating sa akin, including Rabia, is they are blessings po talaga. Una, nung dumating si Rabia sa buhay ko, all I do is to hone my talent, to build my career. Of course, I'm focused. I'm achieving my goal. And marami pa akong gustong ma-achieve dito sa showbiz. So, nung dumating siya, I thought, it's gonna be hard. Of course, it's gonna be hard because it's a relationship. Pero hindi ko na feel na hindi ko kakayanin eh. Na feel ko na mas lalo ako naging masaya, mas lalo ako naging inspired, mas lalo akong ginanahan, mas lalo akong na-push to do the best in me. Alam mo 'yun. This is the first time kasi na lumabas ako sa public, sa showbiz na I have a girlfriend. For a very long time, wala naman talaga akong pinapakilala. And ngayon lang ako naging proud. Couldn't be more proud na sabihin sa mga tao na ang swerte ko. Because